pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA-ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ika-9 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. ETUlay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS, EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Alright, so isang magandang hapon sa ating lahat. Araw na naman ang Biyernes at ibig sabihin, makakasama na naman natin ang ating mga ABM students na kasalukuyang nagtitake ng Business Mathematics because today is another episode of ETUlay Online Tutorial for Business Mathematics and today is quarter 2, week 3, December 3, 2021 at ang pag-uusapan natin ngayong araw ay salary deductions and taxes. So just a preview kung ano yung pag-uusapan natin ngayong araw. Ang pag-uusapan natin is kung paano natin kinocompute yung kung paano natin kinocompute yung sweldo mula doon sa pinakatinatanggap hanggang doon sa naiuwi ng isang empleyado. So magsisimula tayo sa gross compensation hanggang sa marating natin ang tinatawag nating take home pay and along the way of course may encounter natin yung mga terms na taxes. Meron tayong may encounter na mandatory payroll deductions at iba pang klase ng mga computations na mahalaga or essential pagdating sa pagpapasweldo sa mga empleyado, especially sa ating bansa. At of course, dapat no, so later on marirealize nyo rin na itong mga payroll deductions na pag-uusapan natin na binabawas sa salary deductions ay kailangan na gampanan ng mga employers sa atin. Okay? So, kamustahin muna natin ang ating mga viewers sa ating Facebook Live at kasalukuyan nakikita ko ang dami na nagko-comment. Ayan, kani-kanina lang, wala masyado. Ayan, no? So, nakikita ko yung mga pamilyar na pangalan, mga consistent na active and very participative nating mga audience via Facebook Live. At meron din ako nakikita mga ilan-ilan na nanonood via YouTube naman. Okay? So simulan na natin. Of course, to formally start our discussion today, let us set the objectives. So, at the end of this learning episode, you must be able to do the following. So first of all,
compute gross earnings and compute gross and net earnings. Pero kailangan mo nating ma-define yan later on, ano yung gross earnings, ano yung net earnings. And then moving on to distinguish taxable from non-taxable benefits. So ano nga ba yung mga natatanggap ng mga empleyado, no? Na monetary man yan or non-monetary compensation or incentives na pinapatungan natin ng tax at yung mga hindi pinapatungan ng tax. And then lastly, of course, enumerate the standard deductions with the corresponding computation. Ito yung sinasabi ko kanina na ang mga empleyado sa Pilipinas, yung kinikita nila mula doon sa kanilang pinagtatrabahuhan talaga, ay meron pa tayong binabawas doon, no? Of course, ito ng mga binabawas ay sa kanila lang din naman napupunta, pero for different purposes, no? Ayan, so ito yung mga objectives natin for today. And let us have a recall, very short recall lang of what we have discussed last Friday. So ang pinag-usapan natin last Friday ay computation of increased balance, hindi ba? Especially pagdating sa credit card payment, kung paano nga ba natin nako-compute yung mga bagong balance every time magbabayad tayo. Okay, so in computing increased balance with down payment, the steps below shall be followed. So ito yung diniscuss natin last time. So the first step that we are going to do, is solve for the down payment. And then after that, we solve for gross balance after down payment. And then finally, we solve for the increased balance. At ano yung mga formulas na ginagamit natin for that? Okay, of course, ito. So yung down payment ay nakocompute natin by multiplying the down payment rate doon sa principal amount, kung magkano yung talagang price ng produkto na gusto nating bilhin. Okay? And then after that, we get the gross balance. Ang gross balance naman is from yung down payment na na-compute natin, we're just going to subtract that from the principal amount. And then we also have, after that is we're going to compute the increased balance. Pero itong increased balance ay, katulad ng pinaulit-ulit ko last Friday, ginagamit lang natin itong IB formula or increased balance formula kapag ang isang payment ay na-late. Okay? So kapag ka hindi siya nagawa on time or kapag ka-late siya or behind a schedule. So ginagamit natin ito. Kasi itong increased balance, essentially, ang pinapakita, ang nako-compute dito ay kung magkano yung magiging balance kapag ka merong penalty rate. So yung penalty rate na tinutukoy natin dyan ay itong letter I or yung rate of increase. And then also, I gave you some exercises to work on. No? So may binigay akong dalawang problems. So ito yung mga sagot. Of course, hindi ko i-reveal ang solution. I'm just going to give you the final answer or the conclusions to the solution. Okay, so for number one, an item that costs 45,000 pesos can be bought from two stores. Store A requires 20% down payment and an increased balance of 5%. Store B requires 5% down payment and an increased balance of 10%. Which store has lower increased balance? Okay, so ang sinabi dito ay yung isang item daw ay pwedeng mabili from two different stores pero same price, okay? So pares na 45,000 mo siyang mabibili from store A and from store B. Pero sa store A, ang nare-require na down payment is 20%, tapos kung magkano man yung matitira ay madadagdagan ng 5%. Doon naman sa store B, nare-require is 15%, and then kung magkano man yung matitira, dadagdagan daw yun ng 10%. So ang tinatanong ay, alin dun sa dalawa, kay store A tsaka kay store B, ang merong mas maliit na increased balance? Okay, so the answer is, therefore, the increased balance in store A will be 37,800, tapos 42,075 pesos naman kay store B. And obviously, mas mababa yung increased balance ni store A kesa kay store B. Pero kung sakaling makalimutan natin yung solution at ang tanong lang naman, it's which store has lower increased balance, nang hindi tayo nagko-compute mo by just looking at the numbers, pwede natin kagad sabihin na si store A yon. Kasi kung mapapansin ninyo, kay store A, mas malaki yung down payment. Between store A and store B, mas malaki yung down payment ni store A, meaning mas maliit yung matitira ng kay store A. Ibig sabihin, pag nag-compute tayo ng increased balance, potentially, mas maliit yung increased balance ni store A kesa kay store B. Dagdagan pa nung data natin about the increased balance rate. Ang dagdag daw na increased balance, ang dagdag daw sa balance dito kay store A ay 5% kumpara sa 10% ni store B. So without solving anything, simply by just answering the question and by looking at the numbers in the problem, we can say that store A will lead, no, or will yield to lower increased balance. Okay? Next, number two, Dinamita bought Christmas gift items via credit card a total of 45,000 pesos. She needs to pay 10% of outstanding balance monthly. A penalty rate of 2% applies for late payment. If she paid on time for the first two payments and late on the third one,
compute the balances or billings for each of those three payments. So essentially lang sinasabi dito, si Dinamita raw ay required magbayad ng 10% ng balanse, ng previous balance niya, at kapag na-late daw siya ng pagbayad, merong penalty rate na 2%. So every time malalate siya, may madadagdag na 2% dun sa monthly balance niya or sa monthly outstanding balance. Ngayon, ang situation is for the next 2 months, on time siyang nagbayad. Ano, first 2 payments, on time siyang nagbayad. Pero dun sa pangatlo, late siya. So kung natatanda ninyo, ang sabi ko kanina at nung last time, kapag late ang payment, gagamitan natin ang IB formula. Pero kung wala, kung ano man yung lumabas doon sa paggamit natin ng gross balance formula, yun ay magiging payment. And so for this one, the answer is, did Nambintas billing for the first month muna is 40,500 pesos. For the second month, that is 36,450 pesos. And for the third month, that is 33,461.10 pesos. Okay, so sana na-take note ninyo yung mga sagot natin for exercise on computation of increased balance. Ayan. So meron pa lang sagot si ano, meron pa lang sagot si Mia. Next. Of course, meron tayong award na ETUlay badges for week 3, no, galing ito sa mga nag-participate mula first week fourth ng quarter 2 hanggang ngayon. So of course, first nating award ay ang ating math badge, and last time nakita natin ang dami-daming nanood sa ating Facebook Live last time. At ito ating mga math galing tutis for the week. So we have Angela Canono, we have Christian, Cyril, Sofia, Mika, Louis, Jomar, Bernadette, Micaela, Shamel, Francesca, Mira, Gwen, Stephen, Christine, John Bert, Angela, Rocabo, kasi nakadanaw Angela tayo, Jail Aisel, Lorna, Fatima, Angela, Elmar, Yanni, Ishi, John Philip, Neil, and Kim. Okay? So yan ang ating mga math galing. So sa mga susunod na, sa susunod na linggo, kapag sila ay nagpatuloy na maging active ngayong linggo, ay ma-achieve naman nila ang kasunod na ETUlay badge, which is ang Math Husay ETUlay badge. At ito naman ating mga awardees for this week. We have Renz Tyrone, Marielle, Gail, Harvey, Leslie, Juliana, Ayesa, Marian, Maritoni, Jessica, Mary Grace, and Angela Canyon. Okay, so patuloy lang ang pagiging active. If you can, please like and share this Facebook Live para mas marami tayong maabot, no, sa ating session for today. Alright, now let's move on to our lesson proper. Again, what we're going to talk about is salary deductions and taxes. So essentially, ang pag-uusapan natin ngayong araw is paano tayo nagko-compute ng sweldo ng isang empleyado given yung kanyang gross earnings. Mamaya malalaman natin ang ibig sabihin ng gross earnings. At animan nako-compute based doon sa gross earnings, and then yung pagbabawas natin mula doon mula pa rin doon sa gross earnings hanggang sa makuha natin yung pinaka iuuwi niya o yung tinatawag nating net pay or take home pay. So paano nga ba natin kino-compute? So first of all, let us talk about some terms na mahalaga pagdating sa pagko-compute ng salary deductions and payroll deductions. So first, we have gross earnings, we have payroll deductions, and we have net pay. So ito yung tatlong essential na terms na kailangan nating maintindihan before tayo mag-compute. So first, we have gross earnings. Ano ibig sabihin ng gross earnings? So sabi, this is the total compensation that an employee receives for his or her service. So ibig sabihin, kung ano man yung pinaghirapan ng isang empleyado, yun yung matatanggap niya na gross earnings. Pero take note, kasi parang kung mapapansin nyo, sir, parang yung definition nito ay kahantulad lang or exactly the same as the definition for compensation. Well, tama kayo, no? Parehas yung definition ng gross earnings dito sa compensation. The difference is that, di ba kung matatanda ninyo, sabi natin sa compensation, ito ay kahit ano. So pwedeng monetary, pwedeng non-monetary. Pero itong gross earnings kasi, this is traditionally monetary. So kung magkano talaga yung pinagtatrabaho ng isang empleyado. So pwede itong kada linggo, pwedeng kada quincenas, pwedeng kada buwan, or kung ano man yung payment of term or kung paano man nagpapasweldo yung isang employer sa kanyang mga employee. Essentially, pag sinabi natin gross earnings, ito ay walang bawas kung ano talaga yung kanyang pinaghirapan. And then comes payroll deductions. Ano yung payroll deductions? So pag sinabi naman natin payroll deductions, it refers to deductions from gross earnings computed based on an employee's compensation. So itong payroll deductions from the term itself, ito yung mga binabawas natin sa gross earnings. Pero of course, hindi ito basta-basta lang, babawas natin ng 10K or ng 5K or 100 pesos. Ang payroll deductions, ang sabi dito, ay kinocompute based doon sa employee's compensation.
So kung paano man later on malalaman niyo, 100 pesos yung pag-ibig, 300 something yung PhilHealth, ngayon yung mga amounts na yon ay naka-base, yung pagko-compute noon ay naka-base doon sa gross earnings lang din. No? So ngayon pala magkakaroon na kayo ng idea na possibly kapag mas malaki ang gross earnings ay mas malaki din yung payroll deductions. And that will be true. That is true. Kapag mas malaki yung gross earnings ay mas malaki rin ang payroll deductions. Alright? And then lastly, we have the third, net pay. So it is an employee's gross earnings less payroll deductions, or straightforward, this is the take-home pay. Pag binawas natin yung payroll deductions mula dito sa gross earnings, ang matitira is yung net pay. Ito yung maiuuwi ng isang empleyado. Okay, ganun lang siya kasimple. So talking about the relationship between gross earnings, payroll deductions, and net pay, that is gross earnings minus payroll deductions is equal to net pay. Alright? Now pag-usapan natin, ano ba yung mga binabawas? Ano ba yung mga payroll deductions? Okay? So sa Pilipinas, merong mandatory, merong tinatawag na mandatory payroll deductions. Ibig sabihin, merong batas na nagpapatupad na nagre-require, merong batas na pinapatupad na nagre-require sa mga employer na magbawas ng certain amount from their employees' gross compensation and remit them on their behalf or in their behalf. Okay, so required ito. At meron ding mga batas na nagsasabi na kapag failure to comply, no, kapag itong mga employers ay nag-fail to comply dito sa mandatory payroll deductions, they will be sanctioned appropriately. Alright, so pag-usapan natin, ano ba yung mga payroll deductions? So first, we have SSS contribution. Okay, so ano yung SSS contribution? So this is a social insurance program with 13% rate of contribution. That is 4.5% for the employee and 8.5% for the employer. Ngayon, sino-sino rito ang merong mga nagtatrabahong magulang or guardian na merong SSS? Yan, pwede niyong pusuan itong live natin, no, as a way to respond. Okay, so pwede niyong pusuan iyan. Alright, so kung matatanong niyo sila, merong binabawas, no, na SSS mula dun sa kanilang sweldo. Ngayon, paano ito kinocompute? So we have 4.5% saka 8.5% or a total of 13%. So ibig sabihin nito, hati siya. So pinagsasharean siya ng employer saka ng employee. That is a basic rule pagdating sa mga payroll deductions. So merong part na kinukuha mula doon sa compensation ng employee, meron din namang part doon na kinukuha mula sa income ng employer. And for SSS, that is 4.5% from the employee and 8.5% for the employer. Pero later on itong SSS, malalaman nyo, meron tayong ginagamit na table. Ayan, so magbasa muna tayo ng saglit sa ating Facebook Live. So merong comment si Ma'am Mira. So sabi niya, base sa per day rate, multiply sa days ng kanyang pinasok sa trabaho kasama ang OT, night differential, ang nilalaman ng gross earnings po. That is correct. No? So yun yung gross earnings. Doon ako compute yung gross earnings. Kapag nag-overtime ka, dinadagdag din yun doon. Kapag ikaw ay may undertime, binabawas yun doon. Pag may absences ka, incorporated yun lahat. No? Taken into consideration yun sa pag-compute ng gross earnings. Pero yung sinasabi ni Ma'am Mira na elemento ng gross earnings ay pag-uusapan natin yan sa susunod na linggo, because next session we're going to talk about computation of overtime pay. Alright? So that is SSS. Next, we have PhilHealth contribution. Pag sinabi namang PhilHealth contribution, this is a health insurance program. So parehas lang ding insurance program, pero itong SSS kasi merong ang benefits na ito ay yung maternity leave, death benefits, pension, retirement benefits. So ito yung dito sa SSS. Pero sa PhilHealth contribution kasi, sa PhilHealth, ang pinaka-target nito is makapag-provide ng financial assistance and access to health services for Filipino workers. Meron din naman tayong mga voluntary, no? Meron tayong, bukod dun sa mga regularly employed, meron ding mga voluntary members sa SSS tsaka sa PhilHealth. Ayan. So ang contribution rate naman dito sa PhilHealth is 3.5%. Okay? But take note, before we proceed to the third one, tandaan itong SSS tsaka PhilHealth, yung, kasi nag-increase ito kada taon. So tandaan niya lagi, klasa, ang mga payroll deductions ay nag-increase kada taon. So pwede siyang 0.5%, 0.25%, pwedeng 1%. Yung sa SSS, ito this year 13%. Supposedly, no? 13% supposedly this year. PhilHealth, 3.5% this year supposedly. Kasi di ba,
nagpandemya at merong kasing batas na kapag pagdating sa SSS and PhilHealth contribution at merong dumating na sakuna sa isang bansa sa Pilipinas ay ipapatigil or isusususpend yung increment. So sa kasalukuyan, hindi talaga sa 13% kundi 12% yung SSS, yung ini-implement ngayon ha. Pero kapag natapos na yung pandemic or maybe next year, no, itong 12% na ngayon ay magiging 13% na. Same thing with PhilHealth contribution. I think it's not yet 3.5% kasi nga na-suspend. Ang applicable pa rin until now is yung 3% or 3.25%. Pero ito, hinahati kasi ito ng employer tsaka ng employee. So mamaya, makikita nyo, dinidivide natin siya by 2. Okay? So again, nagbabago-bago yan kada taon. Next, we have GSIS contribution. Itong GSIS naman, this is also an insurance program, national insurance program, especially for government employees. So katulad lang talaga siya ng SSS contribution, except for the fact that GSIS is almost exclusive to government employees. So kapag nagtatrabaho sa mga government institutions like Department of Education, public school teachers, no, or nagtatrabaho sa BIR, or nagtatrabaho sa kahit ano pang department or agencies ng Pilipinas, they are considered as government employees, ang meron sila ay GSIS contribution by default. Okay? Kasi kapag pwede naman sila mag-voluntary member sa SSS contribution. Eh. Pwede naman yun. Eh. So pwedeng GSIS, pwedeng SSS. Pero ang default na insurance program for government employees ay GSIS. At ang contribution rate is 9%. For employees, kasi 12% naman sa employer, which is the government themselves. Okay, so before we proceed, ulitin natin, SSS contribution, insurance program, 4.5% sa employee, 8.5% sa employer. PhilHealth contribution, PhilHealth naman, this is a health insurance program, 3.5% shared by employer and employee, meaning divided by 2. GSIS naman is 9% contribution rate for the employee, pero sa employer, that is 12%. Okay? Ayan. So, merong binanggit si Ma'am Mira, no? So, GSIS under public employees at SSS ay under private employees. That is correct. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa private institution, no? Full-time na nagtatrabaho ka sa isang private institution, wala kang GSIS. Okay? Pagka ikaw naman nagtatrabaho sa government institution, meron kang GSIS at may option ka na kumuha ng SSS or magpa-member sa SSS kasi merong voluntary membership sa SSS. Alright? Moving on, we have the fourth one, which is pag-ibig. Itong pag-ibig naman also known as HDMF, Home Development Mutual Fund, pero commonly known as pag-ibig. So this is a national savings program for more affordable shelter financing for the Filipino workers with contribution rate of either 1% or 2% for the employee. Okay? So, madali na maintindihan itong pag-ibig para ito sa housing, no? Housing program ito for Filipino workers. At ito yung may pinakamababa na computation ng deduction kasi ito ay 1% lang or 2%. Not ranging from, talagang 1% lang or 2%. Later on, papakita ko sa inyo yung range ng compensation kung sa paano identify kung 1 ba siya or 2%. And then lastly, we have withholding tax. Withholding tax naman, this is the amount deducted from payments for goods or services and remits this amount to the government, thus a method to ensure the taxes are remitted on a timely basis. So essentially, ito ay tax doon sa kinikita ng mga empleyado or ito yung klase ng tax na nag-a-arise from employer-employee relationship. Okay? At meron din tayong hiwalay na computation for this one. Ayan, so we have five. We have five mandatory payroll deductions. We have GSIS, we have SSS, GSIS, PhilHealth, pag-ibig, and withholding tax. So review natin, for SSS, that is 13%, 4.5% sa employee, 8.5% sa employer, GSIS, 9%, PhilHealth, 3.5% divided by 2 dahil pinaghahatian niya ng employer tsaka ng employee, pag-ibig is either 1% or 2%, withholding tax, ay meron tayong tinatawag na tax table for computation of withholding tax. Okay, so discuss natin ng mas maigi paano kinukumpute itong mga ito. So we have SSS contribution. Paano nga ba ito nakocompute? Okay. Alright. Naka-hyperlink tayo.
So ito yung SSS contribution schedule or SSS contribution table. So ito yung ginagamit natin sa pag-identify, no, sa pag-identify ng SSS contribution ng isang empleyado. So tingnan muna natin yung mga parts, tingnan natin yung mga header, column header. So we have range of compensation. Okay, range of compensation. We have monthly salary credit. Tapos meron tayong mga parts diyan, amount of contributions. Ayan, tapos meron din yung makikita dito sa baba na other amounts. Tapos we have ER and EE dito sa total. Ngayon, since ang pinag-uusapan natin dito ay payroll deductions, so naka-focus tayo sa side ng employee, ang titinang lang natin ay itong range of compensation at dito sa total, itong EE column. Okay, again ha, sa pagko-compute ng SSS contribution, ang titinang lang natin for this table ay itong range of compensation, tsaka for the total column, we have EE column. So paano 'to ginagamit, sir? So pagka binigay yung kapag alam natin yung sweldo ng isang empleyado, although sinabi ko kanina na 4.5% siya, hindi natin siya minumultiply ng ganun. Titingnan natin dito kung saan siya pasok. Tapos titingnan naman natin kung ano yung corresponding EE value niya dito sa EE column. So for example, ang kinikita ng isang empleyado ay 15,000. So ang gagawin natin, ilolocate natin from this column yung 15,000, tapos titingnan natin dito kung saan siya pasok, kung ano yung amount. Okay? So, 15,000, hanapin natin 15,000. Dito pasok yung 15,000. Diba? Alaki na natin. Ayan. 14,752 to 15,249.99. Ayan, so tama, may bracket. Ito yung bracketing na tinatawag sa SSS. So, 15,000 nandito yon. Ngayon, titingnan natin kung ano yung amount. So, sundan natin na ito, 15,000, dito pasok yon. So, titingnan natin kung anong amount yung corresponding, kung ano yung corresponding amount doon sa EE column. Ayan, medyo mahaba. Ito. Ayan, so 675 pesos. Ayan. Ayan siya, dito siya sa EE column. Ganon mag-identify ng SSS contribution. Another example, ang kinikita ng isang empleyado is 24,000 pesos. 24,000 pesos. So, range of compensation, hanapin si 24,000 pesos. San pasok sa 24K? Ito. Okay? By the way, monthly ha, monthly yung tinitingnan natin kasi ito ay naka-base sa monthly compensation, monthly gross earnings. So, kapag naka-weekly or naka-quincenas yung bigay, kailangan i-compute muna into monthly. Tandaan nyo na. So, 24,000, dito sa pasok. Third to the last. So, tingnan natin yung babayaran na contribution ng empleyado sa SSS. Ayan. This is 1,080 pesos. So, yung ibabawas, okay, yung ibabawas mula dun sa 24,000 for SSS, is 1,080 pesos. Sir, ano naman yung katabi niya? Ito naman yung para sa employer niya. Okay, ito yung sa employer, ito yung sa employee. Ang total is 3,150. Pero ang ibabawas lang doon sa sweldo ng empleyado ay itong 1,080 pesos. Okay, so ganun yun. So, halimbawa, alam nyo rin na 25,000. So, hanapin nyo ulit yan dito. Pag 13,000, hanapin nyo rin yan dito, and so on and so forth. Just take note na yung lowest for SSS ay 3,250 monthly, which corresponds to 135 pesos. At ang highest or the biggest contribution for employee is 1,125 pesos. Okay? Ganyan mag-identify ng SSS contribution. Now, let's move on to PhilHealth. Kay PhilHealth naman, ito madali lang ito. Ayan, so monthly salary. Again, monthly din ito. Okay, monthly din ito. Monthly salary times 3.5% divided by 2. Laging divided by 2. Kasi yung 3.5% total yon. Hahatiin natin siya into 2 dahil shared by employer tsaka ng employee. Ayan, so meron lang tayong note dito na kapag daw kasambahay na kumikita ng 5,000 pesos or mas mababa pa kada buwan, hindi niya nababayaran yung share niya. So yung buong 3.5% ay babayaran ng kanyang employer. Okay, employer yung magbabayad nun. This should be employer. Okay? Ang 'di ba ang highest lowest natin sa SSS ay 135,
saka 1125. Dito naman sa PhilHealth, ang lowest is 175 pesos. Ibig sabihin, pag ang na-compute nyo ay mas mababa pa sa 175 pesos, if i-fix nyo sa 175. So, let's say for example, upon multiplying by 3.5% and dividing it by 2, ang lumabas is 160 pesos. If i-fix nyo siya sa 175, i-aakit nyo sa 175. Ganon din naman sa highest. Ang highest dito sa PhilHealth is 1,225 pesos. So kapag ang na-compute nyo is, let's say for example, 1,300, ibababa nyo siya sa 1,225 pesos. Again, that is 3.5% divided by 2 for PhilHealth. And then for GSIS naman, ito pinakamadali kasi directly multiply by 9%, walang maximum, walang minimum. So kung magkano man yung monthly, again monthly din ito, kung magkano man yung monthly salary, just multiply that by 9% at makukuha ninyo yung employee's GSIS contribution. Alright? By the way, mag-screenshot nga pala kayo, no? Balikan natin isa-isa ito. Ayan, sige, paki-screenshot muna. 1, 2, 3. By the way, available naman ito online. Next. Ayan, paki-screenshot din. 1, 2, 3. Okay, GSIS, screenshot. 1, 2, 3. Okay. And then we have pag-ibig contribution. Sa pag-ibig naman, ito yung table na sinusundan natin. Diba nabanggit ko na kanina, na sa employee lagi tayo, monthly compensation, it's either 1% or 2%. Kapag ang kinikita kada buwan ng isang empleyado is 1,500 pesos and below, yung sweldo ng empleyado ay mumultiply natin by 1%. So let's say for example, ang kinikita niya ay kada buwan is 1,400. So 1,400 times 1%. Kung magkano man yung lalabas, yun na yung PhilHealth contribution. Kapag naman ang sweldo is 1,500 pataas, okay? 1,500 pataas, multiply natin by 2%. So, halimbawa, kumikita siya ng 5,000, so times 2%. Kumikita siya ng 4,000, times 2% ulit. So, pagka 1,500, pag 1,500 pababa, 1%. Pag mas mataas sa 1,500, 2%. Pero, if the computed pag-ibig contributions over 100 pesos, you will peg the amount at 100 pesos. So kapag bawa, nag-multiply kayo, tapos ang lumabas is 150 pesos, ibababa nyo siya sa 100 pesos. Kasi ang maximum dito sa pag-ibig ay 100 pesos. So may limit si pag-ibig. May limit ang pag-ibig. Okay? So yan ang pagko-compute natin ng pag-ibig contribution. Screenshot muna pala. 1, 2, 3. Alright. Last is withholding tax. So withholding tax naman, meron din tayong tax table na sinusunod. Ayan, paki-screenshot muna. 1, 2, 3. Okay, so paano ito ginagamit? So tingnan nyo muna, meron tong iba't ibang compensation terms. So pwedeng daily, weekly, semi-monthly, and monthly. For the purpose of convenience, since ang ibang payroll deductions ay kinocompute monthly, yung i-compute natin na withholding tax is monthly din. Ito. Okay? Ito. So, itong monthly ang gagamitin natin. Pero, kapag kaya namang isolve, actually kaya naman siyang isolve, although kailangan nyo na i-convert yung mga gross earnings into the corresponding compensation term, pwede naman yon. Pero for the purpose of convenience, ang gagamitin natin is si monthly. So, paano yung ginagamit, sir? Okay. So ito, kinuha natin yung monthly. So dito sa monthly, meron tayong anim na columns. Meron tayong compensation range, meron tayong prescribed withholding tax, at meron tayong anim na columns after that. Paano ito ginagamit? So meron tayong taxable income later on. So itong taxable income, makukuha natin ito mamaya. Pag nakuha na natin yung taxable income, hahanapin natin kung saan column siya pasok. So, halimbawa, kung pasok siya dito, edi dito yan, or dito, ito yung titingnan natin. Ito. Itong compensation range.
Kapag alam na natin yung taxable income, ilolocate natin dito sa compensation range and kung saan siya pasok. At meron din tayong pre-tax, ito naman yon, yung nakakulay pula. Okay? Meron din tayong tinatawag na respective rate, which is itong green. Tapos meron tayong lower limit, which is itong naka-underline na blue. So paano yung ginagamit? So ang unang-unang dapat ninyong ma-identify is kung saan compensation range pasok si taxable income. So for example, ito yung nalaman nyo, dito pasok yung taxable income sa compensation range column 1. Lahat ng nandito yung gagamitin nyo for pre-tax, respective rate, saka lower limit. Ganon din pag column 2. So halimbawa dito sa pasok. So yung pre-tax nyan, yung respective rate, saka lower limit, lahat manggagaling kay column 2, kay column 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng tumawid ng column. Okay, so ibig sabihin, pag mali yung taxable income na na-compute nyo, or mali yung na-identify nyo na compensation range, mamamali rin kayo ng pre-tax, respective rate, saka ng lower limit. Okay? So after that, ano yung gagamitin natin? Meron tayong formula. So, ayan o, hinahinay lang sa pagano kasi medyo mahaba-haba ito. So meron tayong tatlong formulas na ginagamit. First one is monthly salary minus total contributions is equal to taxable income. So para pala makuha si taxable income, kailangan muna natin makuha si total contributions. Pag nakuha natin si total contributions, ima-minus natin siya sa monthly salary. Again ha, so formula number one, monthly salary or monthly gross earnings minus total contribution is equal to taxable income. Kung magkano man yung lumabas, hahanapin natin yung dito. So dito ba siya o sa 2, sa 3, or sa 6. And then after that, makocompute natin yung tinatawag na tax on the excess. Yung tax on the excess is taxable income minus lower limit times respective rate. So meron tayong panibago. Kaya nga sabi ko kanina, be careful in identifying the compensation range. So kung dito, kung ito man yung compensation range, ang gagamitin yung lower limit is 20%. Ang gagamitin yung lower limit ay itong 20,833. Respective rate is 20%. Kung yan ay nasa column 4, ang taxable income is of course taxable income pa rin. Lower limit will be 66,667. Tapos yung respective rate will be 30%. Yun yung ilalagay nyo dyan. Tapos so yan, yun yung tinatawag nating tax on the excess. And then finally, we have pre-tax plus tax on the excess is withholding tax. So withholding tax is the sum, okay? Withholding tax is the sum of pre-tax and the tax on the excess. Si pre-tax ay itong kulay pula. So again, halimbawa, dito siya sa column 4, di ba? Nagamit na natin yung lower limit saka yung respective rate. Tapos nakuha natin si tax on the excess. Pero before that, malalaman natin na yung pre-tax is 10,833.33. Kung magkano man yung makuha nating tax on the excess, i-add natin siya dito sa pre-tax para makuha yung withholding tax. Okay? Sige, screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, so let's have some examples. Ang examples na kukunin natin ay, by the way, ito yung mga legend na pwede natin gamitin, MS, TC, TI, LL, RR, TE, PT, WT, kasi masyadong mahaba yung mga terms. So pwede natin gamitin itong mga ito. Okay, so let us have some examples. Ang bibigay ko example ay yung kay withholding tax. Kasi in the computation of withholding tax, madadaanan nyo lahat. So sa SSS or GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, madadaanan nyo yun pag nagkocompute na ng withholding tax. So withholding tax ang i-compute natin. So number one, okay, makinig na mabuti. Ronald is an HR manager at a construction company. There he earns a weekly salary of 6,000 pesos. How much will be all his payroll deduction be? So 6,000 daw yung kinikita niya kada linggo. Ang pinapakompute is magkano yung mga payroll deduction niya. So ano yung mga payroll deductions? We have 5. Di ba? We have 5. So SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, saka withholding tax. Pero between SSS and GSIS, isa lang, either SSS or GSIS. Kapag sa problem sinabi na nagtatrabaho sa government yan, it's GSIS without SSS, unless may sinabi. Okay? So for this one, since wala namang sinabing government employee siya, so ang gagawin natin is SSS. So take note, his salary is in weekly, di ba? 6K ang weekly. So ang gagawin muna natin is gawin siyang monthly kasi lahat ng computation ng payroll deductions ay naka-monthly. So, yan, mahirap yan. 6,000 times 4.
24K. Okay, so under private siya, so apat na deductions lang po siya. Apat lang, oo. Kasi wala siyang GSIS. So, kukumpute natin ay SSS, PhilHealth, tsaka pag-ibig. So, magkano yung kanyang SSS? Paano ba nakukumpute sa SSS? Diba, 24,000. So, tingnan natin dito. Oh, balikan natin dito. 24,000 pesos. Saan pasok si 24,000 pesos? Dito. Diba? Ayan. Mas malaki na yan. Mas kita ba? Sige, ito. Dito pasok si 24K. So, SSS, hindi GSIS. So, SSS, yung SSS niya ay, kung dito yan pasok, okay, sundan natin ito. That would be 1,080 pesos. Okay? So, ibig sabihin, ang SSS ni Ronald is 1,080 pesos. SSS, 1,080. Okay? Ang PhilHealth naman is 420 pesos. Sir, paano nakuha yung 420 pesos? Solve on your own, monthly salary times 3.5% divided by 2. Again, ah, 24,000 times 3.5% divided by 2, that will be your PhilHealth. Next, pag-ibig. Yung pag-ibig ay either 1% or 2%. 1% kapag ka 1.5 pababa, 2% kapag ka 1.5 pataas, pero may maximum na 100 pesos. So obviously, lalagpas yun ng 100 pesos. So ang pag-ibig ay ipipeg or ibababa natin, ipifix natin sa 100 pesos. Ayan, so that is correct. So merong sagot si Fevi tsaka si Angela para sa PhilHealth. That is correct. And then, ang gagawin natin, pag nakuha na natin itong SSS, sundan ang step ha, pag nakuha na natin itong mga payroll deductions niya, kunin natin yung total niyan. Which is simply add lang naman. So add lang si SSS, PhilHealth, or pag-ibig. Kung government employee siya, hindi SSS, kundi GSIS. Okay, so for this item, 1,600 yung total contribution niya. Pag nakuha na yan, ang sunod natin ko-compute is si taxable income. Si taxable income is monthly salary minus total contribution is taxable income. So ito daw pala, ima-minus lang natin dito para makuha natin si taxable income. So that is 24K minus 1,600 is 22,000 pesos. Okay? Now, anong gagawin natin dito? Di ba sabi ko kanina, pag nakuha na si taxable income, pupunta dun sa table. O, di punta tayo dun sa table. Ito yung table. Ito si taxable income. Hahanapin natin kung saan compensation range siya pasok. Saan compensation range? Column 1, 2, 3, 4, 5, or 6? Sige nga, hanapin yung 22,400. 22,400 is nasa column. Okay, that is correct. Column 2. Ayan o, na-highlight na. Column 2. Ibig sabihin, lahat ng naandyan, si pre-tax, yung rate, tsaka yung lower limit, ang gagamitin natin sa pagko-compute ng tax on the excess. Okay? Pero agad-agad, alam natin na si pre-tax or PT, si pre-tax is 0. Ay, nakalagay o, 0. So, PT or pre-tax is 0 pesos. So, compute natin si tax on the excess. The formula is, okay, tandaan itong formula na ito, taxable income minus lower limit minus respective rate, that is tax on the excess. So, pasok lang natin lahat. So, si taxable income, itong 22,400, LL is 20,833, RR, or respective rate, is 20%, just plug in all the numbers and the result will be charot. The result will be how much? O tama kayo, that's column 2. Pero next, magkano yung tax on the excess using this formula? Just plug in the numbers. Ipapasok lang itong lahat ng ito. Okay, that is correct. Our tax on the excess is 313.40 pesos. Tax on the excess. Okay? So, kapag namali talaga kayo dito na pag-identify, mali na lahat. Ayan, so tama si Francesca, si Maritoni, that's correct. Okay, so that's our tax on the excess. Anong next step? What's the next step? Meron tayong pre-tax, meron tayong tax on the excess. What we're going to do next is to add them. Ayan.
So i-add lang daw natin, no? So we simply add the pre-tax and the tax on the excess to get the withholding tax. So magkano yung withholding tax? Pre-tax is 0, tax on the excess 313.40. The withholding tax is 313.40. Therefore, withholding tax is 313.40 pesos. Nuggets. Pakipusuan nga kung nuggets. Kung heart kung gets na gets, tapos wow kung medyo lang. Sige. Okay, so tama si Renz for withholding tax, that is correct. Ngayon, i-extend natin, ano? Extend natin yung solution natin. So ito na withholding tax, di ba sabi nga ni Ma'am Mira kanina, apat yung payroll deduction. So meron na tayong SSS, PhilHealth Pag-ibig kanina, idadagdag lang natin si withholding tax para malaman natin kung magkano talaga yung may uuwi ni Mr. Ronald. So ito yung kanina, di ba? Yung SSS kanina ni Ronald is 1080, PhilHealth niya is 420, Pag-ibig niya is 100. So, idadagdag na lang natin si withholding tax niya, which is 313.40. Tapos, itototal natin yan. Total contribution is 1,913.40. It's not total contribution pala. It's a total payroll deduction. Okay? This should be total payroll deduction. So, pag pinag-add lahat yan, itong 1,913.40 pesos, yung total na ibabawas doon sa monthly na sweldo ni Sir Ronald. So kung ito yung ibabawas ng sa sweldo ni Sir Ronald, magkano na lang may uuwi niya? Magkano may uuwi ni Sir Ronald? Magkano? Ima-minus lang natin ito. So pag minus natin yan, that is, okay, that is correct. Ang net pay ni Mr. Ronald is 22,086.6 pesos. Okay. Ito yung mauuwi ni Mr. Ronald, 22,086 pesos. Oh, si Maritoni na mali si Maritoni kasi sa 6K niya binawas weekly. Eh kasi ito monthly to. So yan, be careful ha. Kung monthly, monthly dapat lahat. Okay? So i-recall natin, ano? So sa pagko-compute pala ng withholding tax sa kanyang payroll deductions, magsimula doon sa SSS or GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, withholding tax. Ano no? Hindi kasama si withholding tax. Afternoon ay kunin yung total deduction, total contribution, kung magkano man yung total ng tatlo. Tapos kunin yung taxable income. Taxable income, ima-minus lang naman natin yung doon sa monthly salary. And then identify natin yung withholding tax gamit yung table. So isa pang example, bilisan natin ito. Miss Gonzales. Pa-screenshot ka pala muna na ito. 1, 2, 3. Okay, last example. Miss Gonzales is a government employee in Pasig. So government employee, alam kagad natin na GSIS member siya at hindi SSS kasi walang sinabi dito eh. She earns a monthly salary of 45,316 pesos. How much will all her payroll deductions be? Magkano yung bawas? Okay? So, magsimula tayo saan? GSIS. Magkano GSIS niya? Ano ba, paano ba yung GSIS? Ang GSIS ay 9%. So, multiply lang yung sweldo by 9%. So, 45,316 times 9%, that is 4,078.44 pesos. Okay? How about PhilHealth? Paano yung PhilHealth? Sweldo times 3.75, sweldo times 3.5% divided by 2. 45,316 times 3.5 divided by 2. Magkano PhilHealth? PhilHealth niya will be? Okay, that is correct. 793.03. That is our PhilHealth. How about Pag-ibig? Ang Pag-ibig ay 1% or 2%, maximum is 100 pesos. Obviously, pag minultiply niyo to by 2%, lagpas na to sa 100 pesos. So, if i-fix natin siya sa... Magkano Pag-ibig? Okay, that is correct also. 100 pesos. Anong next? Total contribution, add lang niya lahat yan. That is 4,971.47. After neto, we get the taxable income. Magkano taxable income? Si taxable income ay minus lang, di ba? Ito, itong total,
minus the monthly salary. So, ma-minus lang natin itong 4971.47 from 45316. O, so magkano yon? Magkano taxable income? Taxable income is how much? Taxable income is, okay, that is correct. Taxable income is 40,344.53. O, so nakuha na natin yung taxable income. Anong sunod na gagawin? Punta doon sa table. So, editing na natin yung table. Ito yung table natin. 4344.43 ang hanapin natin. Saan column sa pasok? 1, 2, 3, 4, 5, or 6? Saan column? Column 3. That is correct. Column 3. Okay, so column 3. So, ibig sabihin, si pre-tax ay 2.5. That is correct. Si pre-tax ay 2.5. Yung rate na gagamitin is 25% at yung lower limit is 33,333. O, so magkano pre-tax? Magkano pre-tax? Okay. Pre-tax is 2,500 pesos. Ayun, no? O, compute the tax on the excess. Ano yung formula ng tax on the excess? O, taxable income minus lower limit times RR, that is taxable income. O, magkano? Papasok lang natin itong 25, itong 300, itong 33333, saka 4344.53. Ipasok lang natin sa formula, magkano yon? Okay, that is correct. Taxable income is... Oh, parang nagpa-piano rito, di ba? With suspense. Ang tax on the excess is 1,752.88 pesos. Oh, take a screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, so very good. Ang daming tama. And then after neto, withholding tax na tayo. Withholding tax is how much? Paano ba si withholding tax? Di ba i-add lang naman si pre-tax at si tax on the excess? Magkano ba pre-tax? 2.5. Tax on the excess, 1,752.88. Add lang natin yon. Magkano withholding tax? Withholding tax will be? Alright, very good. That is correct. That is 4,252.88 pesos. Therefore, withholding tax is 4,252.88 pesos. Take a screenshot. 5 seconds. 1, 2, 3, 4. Okay? And summarize natin kay Ma'am Gonzales. Oh, DSIS niya, PhilHealth Pag-ibig, dagdag natin sa withholding tax. No? Ang total payroll deductions ito, ha? Total payroll deductions niya is 9,224.35 pesos. Ibig sabihin, ganito kalaki yung ibabawas doon sa sweldo ni Ms. Gonzales. Pero hindi naman ito napupunta lang sa kung saan-saan. Ito ay napupunta sa kanyang mga benepisyo. Kaya naman, dahil nga malaki ito, an employee should make sure to check, no, and update his or her monthly contributions sa GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, para masigurado niya na napupunta talaga sa account niya. At first of all, nare-remit ng employer niya. Kasi 'di ba uso ang ano, mga inside job eh, yung bigla-bigla na lang sa kakaltasan ng loan, hindi naman sila nag-loan eh, kasi na-loan doon sa loob ng sistema. So kailangan ng isang empleyado, lalo sa ganito kalaki na monthly contribution, dapat sinicheck, ina-update niya from time to time na nare-remit talaga lahat-lahat. Alright, so from this, ang net pay or mauuwi, no, ang mauuwi ni Mrs. Gonzales ay tumataginting na 36,091.65 pesos. Ito yung mauwi niya. So, from 45,000 to 36,000. That is correct. Very good, Shamel. All of you, very good. Alright? Pero take note, ano? Itong mga example kasi dito ay generic. Kasi meron pa tayong, meron ding binabawas dito depende sa dami ng dependents, no? Kung ilan yung anak, or kapag ka may asawa din nagtatrabaho na sa government, or basta meron ding ganong factor. So kapag kagan, nagbabago rin ito. So itong pinakita ko sa inyo ay generic lang, just to show you how to solve a net pay from the payroll, from the gross earnings, deducting all the payroll deductions. Alright? Okay, so remarks, ito yung mga kailangan yung tandaan.
Ayan, so standard payroll deductions, SSS, GSIS, PhilHealth, pag-ibig withholding tax. Tapos ito, mandatory ito sa lahat ng employees. So government mandated ito. Sa SSS, gumagamit tayo ng table. Kay PhilHealth, meron tayong 3.5% divided by 2. Tapos, may maximum tayo tsaka minimum. Sa pag-ibig, meron tayong 1% or 2%. And then for GSIS, we compare by multiple salary 10%. But we make sure that before we compute anything, yung monthly, yung salary dapat naka-monthly siya. Okay, so very quick example lang ito, exercise. Ayan, so ito naman si Ms. Kaba Frankay, nagtatrabaho sa government din kasi sa DTI siya nagtatrabaho. 63,777 yung kanyang sweldo. Ayan, so very relate na relate si Ma'am Mira. Last time pa to si Ma'am Mira relate na relate. Thank you very much po Ma'am Mira for having you there kasi talaga na-check niyo kung consistent yung tinuturo ko with what's happening in the real world. Okay, so please take a screenshot of this exercise and replicate the solution on your own until you're familiarized with it even without looking at the solution. I give you 3 seconds. 1, 2, 3. Total contribution na yan. So taxable income na yung sunod, hindi ba? Taxable income. And then locate from the table, itong 57,180 ay pasok dito sa column 3 pa rin. Take a screenshot. 1, 2, 3. Okay. And then, computation ng tax on the excess. Take a screenshot. 1, 2, 3. And then last slide. 1, 2, 3. Okay, and then summary. Okay, take a screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. All right, so DIY na tayo. So please take a screenshot. This is your exercise. So sana gawin nyo ito on your own para meron kayong para ma-practice nyo what you have learned for today. 5 seconds again. 1, 2, 3, 4, 5. All right. So that has been our discussion for today for our quarter 2 week 3 session. Again, we talked about salary deductions and taxes. If you have some questions, if you have some suggestions, you can reach me via my Facebook, Messenger and a Google Gmail account. Ayan, nabibisaya na si Sir. No, so please reach me via my Facebook Messenger and Gmail account. And promote na rin natin. No? So we have Senior High School General Mathematics every Friday din ito with Tutor Rom and Tutor Ryan. We also have Pre-Calculus with Tutor Zara and Tutor Irwin Sabado rin ito. And after this session, we have Traveler with Tutor Jester and Tutor Avil. That is from 5:20. So lagpas na tayo. Okay, so tandaan, if you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done. So this is by Bruce Lee. So kapag ka puro lang tayo isip, wala tayong magagawa if we just keep on deciding on what to do. We have to do it. No, that is one of the principles of working smart instead of being hard worker. Okay, so that has been our discussion for today. So sana magkita-kita tayo muli sa susunod na Biyernes from 4:40 to 5:20 p.m. Muli, I am Tutor Eljun at muli, maraming salamat sa inyong lahat at magandang hapon. Bye-bye. Thank you. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!